This is Bardi once again, and welcome to my channel. Our topic for today is tungkol sa talambuhay ni Antonio Narciso Luna de San Pedro Posadas y Novicio Ancheta, o mas kilala bilang Antonio Luna. Siya ang nagtatag ng kauna-unahang akademyang militar sa Pilipinas. Ating alamin kung bakit kinagurian siyang bayaning Pilipino. Si Antonio Luna ang Pilipinong heneral na namuno sa hukbong sandatahan ng Himagsikan Pilipino at pangalawang talihim ng digma sa Republikang Malolos. Kinilala siya bilang pinakamahusay na Pilipinong heneral sa kanyang panahon. Siya rin ang nagtatag ng unang akademya militar ng bansa. Kapatid niya ang pintor na si Juan Luna. Isinilang siya noong 29 ng Oktobre 1866 sa Orbistondo, Binondo, Manila at bunso sa pitong anak ni Joaquin Luna de San Pedro at Laureana Novicio Ancheta. Nakamit niya ang Bachelier ng Arts sa Ateneo Municipal de Manila at nag-aral ng Panitikan at Chemistry sa Universidad ng Santo Tomas. Nag-aral din siya sa Espanya ng Farmaceutica. Hinangaan siya ng mga Europeos sa kagalingan sa mga sakit sa tropiko gaya ng dilaw na lagnat. Bilang isa sa mga Pilipinong naglunsad ng kilusang propaganda, sumulat siya mga sanaysay at kwento sa La Solidaridad sa ilalim ng sagisag na taga-ilo. Nagbalik siya sa Pilipinas at tahimik na namuhay bilang farmasyutiko. Ninakip siya noong 19 ng Agosto 1896 at ipinatapon sa Espanya dahil napaghinala ang tagapagtaguyod ng katipunan. Habang nasa ibang bayan, pinag-aralan niya ang sining ng pakikidigma sa Belgium. Muli siyang nagbalik sa Pilipinas ng digmaang Filipino-Amerikano at hiniram ni General Emilio Aguinaldo bilang general. Itinatag din niya ang diaryong La Independencia. Disiplina ang pangunahing itinuro niya sa hukbong Pilipino. Itinatag niya sa Malolos ang Akademya Militar, ang binhi ng kasalukuyang Philippine Military Academy. Pinarusahan niya ang bawat sumuway sa batas militar dahil sa kanyang kapusukan, kahigpitan at tagumpay sa mga labanan ay marami ang nainggit sa kanya. Noong 5 ng Hunyo 1899, nagpunta siya sa Kabanatuan Nueva Ecija dahil sa mensaheng ipinatawag siya ni Aguinaldo. Pinaslang siya ng mga sundalo sa pamumuno ni Kapitan Pedro Janolino na minsang sumuway sa utos niya at inirekomendang alisin sa hukbo. Sa pagkamatay ni Antonio Luna, nawala ng isang dakilang kawal at pinuno ng rebolusyon ang unang republika ng Pilipinas, kung kaya tuluyang humina at dumanas ng sunod-sunod na pagkatalo ang hukbong Pilipino. Maraming salamat at sana'y nagustuhan ninyo ang talambuhay ni Antonio Luna. Sana rin ito ay nagbigay aral at inspirasyon sa bawat Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan ng makabagong henerasyon.
Thank you very much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe.